tuner, fully drive face. Pag pinigawan ng ganon, parang binubunot. Tarik ko. Oh. Uphill, kayang-kaya. 109. Alright, what's up mga bro? Pupunta ako ngayon ng ano? Angeles, bibili na ako ng slide piece tsaka ng ano? Clutch spring. Nakapit na natin yung speed tuner natin na fully set. Tsaka center spring, clutch spring, tapos slide piece, papalit ako. Yeah, 105. Ayan ang top speed nito. Napunta muna ako sa ano, Angeles, sa may Honda Motor Trade top line. Bili muna ako ng slide piece tsaka ng clutch spring. Alright, dito na tayo. Sabi tayo slide piece. Wala silang ang clutch spring doon. Wala rin, pero nakabili tayo na ngayon. Sun Racing, pang beat 1000 RPM. Uwi muna ako, tapos kabit natin yung speed tuner, pulley drive face, tsaka itong ano, center spring at clutch spring, pati slide piece na bago. Alright, nabaklas na natin yung panggilid natin. Natin yung mapapalitan natin dyan. Yan ang gasket. Durog na kasi yung gasket ko eh. Lagyan ko lang yung ano, gasket maker. Parang hindi naman tumalab eh. Lumabas lang din sa gilid. Yan, tinanggal ko na lang. So, hindi rin pala effective to. Kasi ito yung kakabit natin. Speed tuner, fully drive face. Degree, 13.5. So, degree din, 13.5. yung anggulo nya, post lighten, tinanggal yung mga fins dito, lighten sya. Napansin nyo yung degree nyan, ito 14 degrees, ito 13.5. tapos yung ramp ng bola yan, so masangat sya yung bola. Okay guys, stock may pader na dito. Tapos ang ginawa ko dito, ayan, kita nyo yan yung mga pinagtabasan. Kininis ko yan ng liha, 1000 nakalinis kang ganyan para hindi siya masyadong magkanto sa bola. Kung may imperfection man ano, kinisin nyo na. Tapos pati yung back plate kinisin nyo din, eto yan, kasi nga angat na kasi yung bola eh. Kapag matalas yan, magkakanto yung bola nyo. Eto, okay, kinisin nyo rin yan. Yan, paganyan tanggalin nyo yung matalas na edge. Yan lang, antaw sa naliha. Palitan din natin yung slide piece nito. Alam ko pang carb to eh. Wala kasi nung K81 sa Honda. Luwag na oh. Yan, pag maluwag na yan, palitan na yan. Bola natin medyo okay pa. Konti lang yung kanto. Kabraso pa lang. Pwede pa to. Pang break in lang natin sa ano, bagong pulley natin, pulley drive face. Palitan din natin yan next time. Tapos palit din tayo ng center spring tsaka clutch spring. Pares 1000 RPM. Ito TWH, ito Sun Racing. Ito yung nabili ko kanina, pares 1000. Ang stock kasi natin 800 RPM yung stock. Center spring tsaka clutch spring dito sa clutch lining. Babaklasin natin to, papalitan natin ito. Oh, ito kasi yung optimal para pag may lagi kang angkas, para malakas ang hatak nya. Kung solo ka lang naman, magganga lang ng bola, pwede na yon. Kasi pag nagpalit ka ng kalkal pulley, yung degree niyan aggressive, so mas mabilis siyang umakyat, mas mabilis siyang mag-shift ng ano. Parang kumbaga kung may primera, segunda, tresera, kwarta, yun, mas mabilis siya. Pag nagtigas ka kasi ng spring, pinapahaba niya yung time na bumuka yung ano, male and female torque drive. So nangyayari, mahaba yung ano niya, kumahaba yung babad niya sa primera, segunda, tresera, kwarta.
Pag bola naman, mabilis pa rin yung angat niya. Mabilis siya mag-shift. Ang habulin mo lang doon, pag nagbaba ka ng bola, bababa mo siya para pamantay ang kwarta niya. Kung gusto niyo yung technical explanation niyan, panoorin niyo yung video ni Ngarod TV sa CVT Tuning. Doon ko natutunan niyan, paano magtono ng ano, kalkal. Tapos papalit din tayo ng ano, belt. Luma na rin kasi itong belt. Kaya mas maganda pag nagpalit ka ng kalkal na fully dry face, palit ka na ng belt. Kasi i-breakin mo yan eh. Para siya yung lalapat sa ano, bagong degree. So madadagdagan niya ng top speed kasi nga itong papalit natin na pulley, kalkal. Yan yung ramp ng bola, angat siya. So, mas dudulo yan. Kunin natin tong clutch assembly natin. Papunta natin tong clutch lining ng spring niya. Clutch spring tsaka center spring. Baklasin muna natin. Gamit kayo nito. 39 to size nito. Punya sa semento para lumuwag. Pag maluwag na, hinan nyo to at tapakan nyo. Para mas madaling mapihit, hindi siya lumalaban. Kasi may spring yan eh, center spring. Triangat yan, kaya tapakan nyo. Kontrayin nyo yung puwersa nya. Tanggal na. Post din nyo. Ayan, ganang pagtatanggal nun. Ito naman, yung clip na to, para matanggal nyo, sikwatin nyo lang yan palabas. O ganyan. Ito, gamit yan ito. White flat screw. Ayan, paganyan. Sikwatin nyo. Tsagayin nyo lang, isa masikip eh. Tanggal na. Lalayan nyo ha, kasi magkamalsig yan, mahirap hanapin, maliit kasi. Ha. Gabi ang clip. Pag natanggal mo na yan, pwede mo nang alisin tong plate. Na-access mo na yung spring. Yung clutch spring. Tapos gagamit kayo nito. Circle clip remover. Pwede rin long nose. Ilayan nyo yan pag ganyan, palabas. Ito kasi mas madali. Tingnan nyo ha. O. Ah, tanggal agad yung spring. Yung spring natin stock 800 RPM. Spring natin 1000 RPM. Clutch spring. Ito kasi na luluma din ito eh. Parang nalalas pag lumalambot na siya katagalan. Itong motor ko, ano na ito? 2 years na. 13,090 tinakbo. Naman siguro to last bag na. Ano na. Hindi naman siguro, pero balitan ko na rin. Kasi magpapalit na ako center spring eh. Para pala silang bago. Bilis ako to na nakaraan eh. Sinay, ang ganda ng play. Tinanggal ko yung mga kalawang yan sa loob. Huwag niyang gagrasahan to ah. Kasi pag ginrasahan nyo to, ito, mag iipon yung dumi. May ipon, ma-absorb ng grasa. Sisikip na naman yan. Ang iniwasan natin, kabit na natin tong clutch spring natin. Sun Racing 1000 RPM, ang B. Nabili ko to ng 195 sa kanina motor shop, mura. Meron sa shopping nito eh, parang 200 plus. Okay din ang stock. Meron siyang part na mahaba, yung side na mahaba. Ayan, kabila maikse. Pagkakabit niya naman ito. Ito yung mahaba. Ito. Pag ganyan yung buka. Yung mahaba. So ito yung maikse. Kabit natin. Tigas oh. Hindi nyo lang matigas talaga siya dito kasi 800 RPM to, ito 1000. Yun, hirapan ako nito ah. Kabitan mo natin yung plate nya.
sa akin long nose. Mas makapal yung nilalagay ko sa ilalim para masikip. Isa kasing side flat eh. Flat sa ibabaw ko nilagay. Ito. Taba. Ito flat. Ano ka na? Pwede natin gabi dito sa male and female truck drive ng lining. Check nyo rin to ah. Dapat smooth yung galaw niya. Narepa ko na ng grasa to na nakaraan. Kaya na-check ko na. Okay naman yung mga grooves ng ano niya. Yung pins. Wala pang damage. Kaya okay pa. Bitin natin yung lining. Itong center spring. TWH 1000 RPM. Pwede natin to sa stock. Ayan. Stock natin 800. Ito 1000 din. Hanapin nyo na lang yung text. Ayan. Napagyan yan. Ito guide babaw tapat nyo dito habitan natin yung flat. Final ligpit. Ganun din, pukpok nyo lang din. Ano ka niyan? Okay lang, higpitan nyo na mabuti para hindi makala syempre. Nalihain ko ng konti ito. Palabasin natin yung white. Fine grit lang din. Yan kasi nagkukos ng dragging pag madami ng dumi yung lining. May itim-itim na yan. Tumudulas yan. Parang naging malagkit yan eh. Kaya nadulas sa bell. Lang, may damage na oh. Ang kailangan natin palitan to ah. Nakita nyo? Baka palitan natin siguro to. Next time. Itong belt natin na bago yan. So at pagkanya ng kabit. Harap sa iyong Honda Bando. Tsaka yung K44. Nakaganya kasi baliktad. Nangyayari dyan, parang kakajut yung motor mo. Tama yung kabit nyo, ganyan dapat ah. Ito, bagong grasa pa lang yan, kaya okay na yan, kabitan lang natin. Inantay ko lang yung wing bell na speed tuner eh. Palitan natin yung bell. Asher? Nat. Mamaya natin higpitan. Higpitan natin yung sa pulley drive face. Side piece. Bago. Kapras lang naman niya kahit magkabaliktad. Isa lang ng korte. Ayan ka na. Masikip. So ito ulit ha. Kung papalit kayo ng kalkal pulley. Ito, matalas kasi yan eh. Iliyain nyo yan, edge. Kasi nga, angat na angat na yung bola. Diba nung extra ramp? Kaya mangyayari, dito yung bola, ang ganyan. Pag matalas to, malamang kakakainin yung bola nyo. Sa kanto yan. Ayan, linisin nyo lang yan. Kailangan walang matalas. Pag magkakabit lang kayo ng kalkal pulley o ng racing pulley. Ayan siya, oh, meron siyang extra ramp para sa bola. Mamangat siya hanggang dyan. Ito rin, kinisin nyo rin ng konti yung edge tsaka yung pinagtabasan. Konti lang, pakinisin nyo lang. Pakaramdaman nyo lang. Para hindi ganong kainin yung bola. Pag tumagal naman kasi yan, bola na mismo yung maglilinis nyan eh. Katagalan. Hindi sinabing mabilis ha.
Kasi alam niya naman to, plastic. Ito bakal. Siyempre mas mawa na magbudbud to. Kapag lalagay ng flyballs, ito yung orientation niya. Ayan. Ito yung puti. Ayan. Ito yung manipis. Ito yung makapal. Ganyan. Kasi habang umiikot yan, yung pulley. Diba, umiikot yan ganyan. Ang pwersa, andito. Doon yung pwersa. Kumakan habang umangat. Mas madiin siya dito. Kaya doon malalagay mas makapal. Meron naman din mga bola na ano. Wala nang makapal at manipis, pares lang. Ito kasi ganun eh. Ayan. It's back plate. Ito, hindi ko alam kung may orientation to eh. Pero pares lang. Ito natin tapat yung T. Sa walang marking yung log. Ano mga orientation yan? Hindi ko alam eh. Konti lang yung play niya. Hindi kagaya ng dati natin, sobrang luwag. Ito, may grasa pa rin to. Ang bushing natin, ito. Ito yan. Huwag nyo nang grasaan yan, kasi, ano eh. Gawa nung belt, babunta sa belt pag may grasa. Yung loob na lang nito, tsaka yun. So, huwag na, ilabas ang bushing. Post washer ng drive face. Ito yan. Sama niyan ha. Yung katapat ng pinion gear sa kick. Ito. Ayan. Post washer. Nuts. Ito ba naigpitan natin. Itong pag drive. 19mm. Gamit kayo ng tubo para mas may puwersa. Walter pala yun ang white tool at sa kabila. Okay na yan. Sakto ang higpit lang. Okay na yan. Tapos baba natin yung belt. Baka natin higpitan to. Para lapat na lapat siya. Ito nya, may slack para mailapat natin maigi to. Okay na, sa panigpit lang parehas. Try natin. Okay naman, walang pagpag yung belt. Ayan, maganda naman yung belt. Ayan, nabili ko 100 plus lang to sa Shopee. Ayan yung gasket maker. Mga pula. Pangit pala yan. Di obra dito. Ito, palitan natin ito. Ayan, konti lang. Para lang madaling dumikit. Ayan itong dowel. Ah, ito. Ayan, kita lang natin yung mga tornilyo palibot. Kahapon after kong ayusin, ginabit ko na. Ano yun nga, napansin ko ma-RPM siya sa una, sa umpisa.
kailangan didinan mo yung throttle bago siya kumagat, bago mag take off, kasi nga matigas yung ano natin eh, center spring tsaka clutch spring. So kailangan pa natin yung braking niya, alaspagin natin ng konti para mas maganda yung buka niya. Papalambutin natin ng konti. Tatakbo siguro natin ng mga 500 kilometers to 1,000. Tapos yung belt naman, papalapatin din natin. Kasi yung drive face at pulley, yung surface niya, yung dalawang ganito. Gaspang pa yun eh. So, kailangan mapalapat yung belt natin pati dun sa bagong angle, 13.5. Kailangan palapatin natin yung belt dun. So, ang milyahe ko ngayon, pakita ko sa inyo. Ayan, 13,000. So, babalikan ko kayo ng ano, siguro mga 13.5 o 14K. Break-in muna natin to, speed tuner natin. Okay, mga springs. Babalikan ko na lang kayo. Alright, what's up mga bro? Ayan, naka 500 plus na tayo. Bigyan ko na to ng ano, feedback, review. Update ko rin muna kayo, nagpalit na ako ng clutch lining. Kasi last time yung clutch lining ko, di ba, pinakita ko sa inyo may damage. So, pinalitan ko na yon. Palit na akong bago, nano din. Stock din, genuine na clutch lining. Tapos nagpalit din ako ng bola na bago. Yung bola ko kasi di ba, puro kanto. Tapos may minodify ako sa ano, hindi naman siya modification, parang finines ko lang yung pulley ramp, di ba may magaspang yun, nakakapanong ko ko niliha ko yun, tapos yung backplate niliha ko ulit kasi yung bola ko nagkakanto o nagkakaroon siya ng kamot kasi umangat na yung bola hanggang doon sa backplate. Hindi ko alam kung yung backplate ang dahilan o yung ano o yung pulley ramp. So ginawa ko, parehas ko na niliha. Pinakinis ko, sobrang smooth na, parang racing pulley na yung ano, pulley ramp. So balik tayo sa ano, feedback. Ang aba mga napansin ko nagbago dito. Pre, una-una yung ano, hatak niya. Sobrang lakas ng hatak. Para dumadamba, tsaka kahit may angas ako, angas kasi OBR, kaya kami buhatin. Sobrang lakas ng hatak o buhat power nito, yung speed tuner. Kasi nga mas mababa na yung lowest gear ratio niya eh. Kasi kapag yung degree niyan, pinago mo yung degree, mas mababa yung belt mo. Kaangat naman yan sa torque drive sa likod. Kaya mas malakas yung puwersa ng ano, hatak sa una, babang baba, mas malakas yung buwelo. O pangalawang improvement na naramdaman ko yung ano, acceleration. Kahit nagtigas ako ng spring. Kasi supposedly yung angle na ano, lubak ah. Teka lang. Ayun nga yung bagong degree 13.5. So kaya siya nagkakaroon ng mabilis na arangkada dahil dun sa degree. Kasi ang arangkada kung gaano kabilis mag-shift ng gear ratio. So dahil mas steep na yung angle, mas mabilis siya mag-shift ng gear ratio. Kaya bumibilis yung arangkada. Ayun, sobrang bilis ng arangkada nito. Kahit nagtigas ako ng springs, parang ano, mas mabilis pa rin siya compared sa dati. Yung 0 to 60 nito, ang lakas. Tanyo ha, pag piniga mo ng ganon, umisibat, parang binubunot. Sobrang lakas niya. So itong setup ko, ideal to para sa ano, may back ride. Tanyo, kapag solo ka, kahit magkano ng bola, kung madalas na solo ka lang, pero kung may back ride ka lagi, mas may inam kung magano, tigas ka ng springs. Kasi pinapahaba niya yung ano eh, shifting. Downside naman noon, makabawasan yung arangkada. Pero sa case ko kasi, may arangkada pa rin eh. Mabilis pa rin mag-shift. So, ibig sabihin, hindi pa rin siya pumantay dun sa pinakakwarta, kumbaga, na ang stock configuration, yung pagtitigas natin ng spring. Kasi diba yung sabi ko nga, kailangan natin i-compensate yun. Mamaya tayo mag top speed, daming tao dun eh. Mahirap na. Buti na yung safe, dun tayo sa walang tao mag top speed. Masyado maraming tao. Try na lang natin dito yung ano niya, hatak niya.
Ah, medyo matarik. Oh, basic lang oh, sobrang gaan. Lasang hatak niya, yung buhat power. Mas lumakas. Try natin yung hatak nito. Uphill. Kung gaano siya kalakas bumuhat. So, sobrang tarik nito eh. Hindi lang masyadong kita to sa GoPro. Kasi pag naka super view ka, hindi siya ganun kakita. Tarik oh. Wala, maning mani. Belo-belo din pag ganon. Lakas, grabe. Mas kayang-kaya niya akong buhatin ngayon. Kahit nung kapag angkas ko si OBR, lakas pa rin bumuhat eh. Walang-wala yun, antarik nun ah. Ayun, basic lang ang ano, uphill, kayang-kaya. Yan ang nabibigay din ng speed tuner, dagdag hatak, buhat power. Magkaiba pa yun ha, iba pa yung arangkada. Kasi nga yung arangkada, yung bilis ng shifting ng ano, gear ratio. O dahil yun dun sa degree, steep angle, mas mabilis maumakit yung belt, mas mabilis mag-shift ng gear ratio. Dami pa rin oh, yung mga nagbabike. Dito lang tayo mag top speed sa ano. Nakakaya naman sa mga dito eh. Ayan, try natin dito. Pag maluwag. Against the light nga lang. Alright, ayusin yung ulit natin top speed nito. Nakaraan kasi, lakas ng ano eh. Against the light tayo dito eh. Dami nga lang sasakyan. Try natin abutin. Dami kita harap. 109 yata. Parang lalagpas pa no? Bitin lang tayo. Ano nakaraan kasi ano eh. Pumalo ng 111 to eh. 100. Nakita nyo yung top speed natin, lakas no. Isipin mo, 108cc lang yung Honda Beat, tumatakbo ng lagpas pa. 109 to 111. Yun yung kaya niya sa gantong setup. Pag-usapan naman natin yung top speed, mga napansin ko sa kanya nung ginamit ko ulit ng mga ilang beses pa. Napansin ko, meron siyang RPM drop. Parang yung clutch spring niya, di ba, 1000 RPM yung nilagay ko. Parang ano siya, lumambot na siya, lumata na. Sa nangyayari, parang kinakapos siya ng buwelo sa umpisa. Tapos yung dulo, bumababa yung RPM. Ngayon, ang gagawin ko, ito. Bumili ako nito. 1,500 RPM na ano, clutch spring. Kasi nakita ko yung post ni Mickey Maso. Sinabi niya doon na ano, mas maganda raw talaga yung 1,500 RPM na clutch spring kesa sa 1,000 RPM clutch spring. Kasi yung 1,000 RPM na clutch spring, kapag lumambot na siya, parang mas malambot pa siya sa 800 eh. Kaya talagang kakapusin ka ng RPM. Kukulangin ka ng buwelo. Kaya ang recommended niya talaga 1,500 RPM kasi yan kapag yan lumambot na parang ang performance niya 1,000 RPM hindi ka kukulangin ng buwelo kaya mas okay. Okay naman siya pag ano, pag solo lang ako hindi ko masyadong ramdam na may RPM loss kasi malakas pa rin siya eh. Pero napapansin ko na ano, nawala yung damba niya, hindi na siya yung madamba kagaya ng dati. Tapos kapag angkas ko si OBR pag may back ride ako yun ramdam na ramdam ko na kinukulang talaga siya ng buwelo, may RPM loss sa dulo.
Kaya kailangan natin ng mas matigas na clutch springs. Ayun, yun ang gagawin ko. Tapos, titimplan ko na rin siya ng bola. Itong dalawang to, 14 grams tsaka 12 grams. Hindi ko alam itong brand na to, pero try lang natin. Hanapin ko lang yung pinaka-okay sa akin na arangkada. Both solo tsaka may angkas. Pag-angkas kasi OBR. O, titimplan natin siya na hindi tayo lalabas sa power band. Yung hindi tayo mawawala ng dulo. O, para ma-maximize natin yung performance niya. Timplan din natin siya ng bola. O, fuel consumption naman tayo. O, sa riding style ko kasi, walwal. Hindi ako nag-iiko, hindi ako nag-ano. Tapos bira lang naman ako matraffic. Kaya yung fuel consumption niya, parang same pa rin. Parang kung may lumakas man siya, konting-konti lang siguro yung difference. Hindi ko pansin eh. Titingnan natin ngayon kung pag tinimpla ko yung ano, bola, kung tataas ba siya, kung mas mararamdaman ko yung lakas ng gas. Sa ngayon, ang pansin ko, konti lang yung difference. Siguro dahil na rin sa yung motor ko on the beat nga, sobrang tipid nun sa gas eh, kaya parang hindi ko na nararamdaman. So, ang importante naman kasi sa akin yung ano, mas kaya kaming buhatin, mas hindi pagod yung makina. Lalo sa mga long ride, importante yan. Tapos, ang importante din dyan yung pag mag-overtake. Siyempre, mas okay yung ano, merong extra power. Tapos sa mga rektahan, yung mga long stretch, yung mga long ride, maraming ganyan eh. Yan, makapakinabangan yan, yung top speed. Next vlog natin, yun nga, papalit tayo ng springs, clutch springs, eto. Siguro try ko rin na maganap ng ano, center spring naman na 1,200 RPM. Try ko. Pero okay naman yung ano, 1,000 RPM na gamit ko ngayon. Kasi yung center spring naman, hindi yan kaagad lumalambot. Kasi nga yan, pa-compress yan eh. Ito, pahila. Kaya mas mabilis yung lumambot. Tapos yung bola. Titimpla tayong bola. Ito nga, yung pinakita ko na bola. Ayun yung next vlog natin. Tapos kasunod nun yung ano, yung wing bell naman, yung powder coated na wing bell. Tapos sasabayan ko na rin siya ng super oil na speed tuner din. Tapos i-long ride natin para makita natin yung performance. Abangan nyo yung dalawang vlog na yun. Yun ang gagawin kong kasunod nito.